Eto na nga, so nandito lang tayo ngayon sa Subic dahil meron show po ang Mokibers. Eto na at pagigising lang natin, magkakape lang tayo. Habang magkakape tayo, pag-usapan nun natin yung ROTC. Nakita ko kasi sa Twitter na nagte-trending na naman siya. Kasi parang na-interview si Vice President Sara kung kasama ba sa ipa-priority niya yung ROTC o ganyan-ganyan. Tama naman yung sagot niya. Hindi naman ho niya sakop yun. Ang may sakop po na para maibalik ang ROTC ay yung mga mambabatas. Kailangan ho nilang gumawa ng batas patungkol ho dito kasi ho tinanggal na ho ito. Para ho sa kaalaman ng iba, tinanggal na ho ito at kailangan ho itong ibalik sa pamamagitan uli ng batas. At syempre, depende rin ho yan sa political will ng presidente kung gagawin niyang isa sa mga priority bills. Kasi remember this, sa Kamara, sa Senado din, napakaraming bills na nakapending. Kaya importante na sabihin ng presidente na priority bills para pabilisan at ayusin, di ba ho? So, tingnan natin kung gagawin priority bills nito ni Marcos kasi isa ito sa, hindi naman pinangako, pero isa ito sa mga parang plataforma o gustong mangyari dati na nababanggit noon ni VP Sara, di ba? So, di natin alam kung gagawin priority nito ni Marcos. Di natin alam kasi so far, yung mga sinasabi niyang priority, like yung 20 to 30 pesos na bigas, eh biglang hindi na ano, hindi na siya goal. Ano na lang siya, hindi na siya gagawin. Goal na lang daw siya. Yun yung parang gusto lang nilang mangyari. Hindi na natin, we'll see. Okay? Ngayon pa man, let me give you a little bit of my opinion with this ROTC. Bakit ho ba kasi nawala itong ROTC? Kasi actually ako nga medyo hindi ko na malaya na nawala kasi wala na ako sa kolehiyo nung nawala itong ROTC. At nung una ko nalaman na nawala yung ROTC, una kong tanong kagad is bakit? I mean, nagtitipid ba gobyerno? Sabi ko nga eh, parang gano'n ang pakiramdam ko, nagtitipid ba gobyerno? Ano nangyari? Bakit nawala? And nung ni-research ko kung bakit nawala itong ROTC, eh ano pala, meron palang scandal na nangyari sa isang eskwelahan, sa isang university. Hindi ko na lang kung babanggitin ko saan. Ganito nangyari. May isang pahayagan doon na student council na parang student ano yun, newspaper. Sumulat sila ng parang mga scandal na nangyayari doon sa ROTC na babayaran yung mga review, mga manual, nalalagyan daw yung ROTC, yung commandant, ganito. And naging maingay na siya sobra at medyo nai-iskandalo na. Tapos bigla pang may kinidnap. Okay? May nakidnap daw di umano. And after nung nakidnap daw, yun na nga, meron pong isang estudyanteng namatay. Okay? So, dahil doon, parang nag-trigger na i-cancel o itigil na itong ROTC na ito. Sabi ko nga, kung iisipin mo, ako ayoko naman din maging sarado isip. Pinapakinggan ko rin yung mga tao nagsasabing ayaw ng ROTC. Kasi ayoko naman isipin o iba, kayong mga matatanda, kaya nyo gusto maibalik yung ROTC kasi hindi naman kayo apektado. Kaming mga mag-aaral ang apektado. Diba? So dapat manggaling yung opinion mula sa amin, hindi sa inyo. So I'm trying my best to listen to every sides of the story. Kung talaga bang dapat na wag na yan kasi nagiging ano lang ng corruption niya, na ano lang yan ng na-delicates lang yung mga kababayan nating estudyante, di ba? Pero naisip ko lang kasi ganito eh. Parang isang instance lang yon na talagang malala yung scandal na yon na to the point may namatay. Tapos bigla mo na lang tatanggalin. Oo, sabihin na natin hindi perfecto yung ROTC.
Siyempre sa ibang mga eskwelahan din, malamang hindi lang na ipapalabas. Eh, may mga problema, may mga korupsyon din. At ang nag-trigger lang na para mapatigil ito dahil doon sa nangyari na yon. Oo, hindi perpekto yon. Pero sa akin, meron din namang magandang naidudulot. Diba? So parang ganito, sa eskwelahan, isang departamento, or Department of Science, may isang profesor na naging mapang-abuso. Halimbawa lang. Ibig bang sabihin nun, kailangan mo nang cancelin yung Department of Science at ang lahat ng teacher doon dahil lang merong isang nag-iiskandalo, isang nagloko? Hindi ho, di ba? Kasi nga, meron din naman nung naidudulot na maganda. Ngayon, dapat mo na bang cancelin? So, parang dapat mong ayusin kung papaano maaayos si sistema na hindi magiging pro ng mga profesor na, alam mo na, baka nakakapanood ng ng UGC, baka kakapanood na kung ano-ano, kaya yan tuloy. So dapat magkaroon ng batas na magkaroon sila ng memorandum na bawal lang solo na pagtuturo, di ba? O bawal na pinapatawag ang estudyante. Pwedeng ganun. Solusyonan yung problema, hindi cancelin yung entire department. Kasi that is so kasi ganito yan . Halimbawa lang, sa eskwelahan din, di ba? Remember, marami ho tayong university na Catholic Church. Merong mga paring mapang-abuso na inabuso nila yung mga estudyante. Hindi naman ho lahat. Meron lang talagang manyakol. Halimbawa, ibig bang sabihin nun, kailangan na tanggalin ang entire Catholic Church sa university? Hindi, di ba ho? Kasi merong mga problema, pero meron din naman yung magandang naidudulot ito. Diba? So, dapat lang ayusin lang po yung sistema. Ayusin lamang po yung pamantayan. Diba ho? It's the same thing with ROTC. Merong problema. Meron nung nangyari hindi maganda. Pero ibig bang sabihin nun, kailangan mo na yung cancelin na yung entire? So, bakit hindi gumawa ng mga guidelines that would prevent corruption? Diba ho? Pwede ka namang gumawa ng, alam mo yun, ng anything that would regulate somehow the corruption. Walang pwedeng ibenta, walang pagbawal, tapos konting. Kasi remember, sundalo, kasi ang core commander, ayun ko kung ganun ba matawag nila ngayon, dun sa pinakapinuno doon sa ROTC, parte pa ho ng kasundaluhan yan. Takot po yung ma-court martial. So kung magiging mahigpit ang kasundaluhan natin, babantayan, magkakaroon ng check and balance, alam niyo yun? Sa tingin ko, disiplinado naman mo itong mga ito. Oo, meron at meron din siyempre sasablay. Kaya nga natin lalagyan ito ng mga rules na kung saan magpiprevent itong mga ito, di ba? Saka nandiyan naman ho ang school authorities na pwedeng pagsumbungan, di ba ho? Na which is in our constitution, ang civilian pa rin ang nangingibabaw sa authority sa mga sundalo. So sa tingin ko pwedeng gawa ng paraan pwedeng ayusin. Feeling ko lang kasi nag-ingay lang sobra ito to the point na nagalit ang tao, ganyan-ganyan. Pinalaki ng media, alam mo naman sa media, marami dyan ang, hindi ko sinasabing lahat ha, pero marami dyan sa media ang talagang bataan ng makakaliwa. Marami dyan makakaliwa na, marami dyan mga legal front na media, di ba? Kaya siguro pinukpok at pinukpok to para talaga mawala ang kasi sa totoo lang, sa tingin ko ha, part ito ng isang napakalaking plano ng nitong mga rebelde para ho malinlang ang mga estudyante. Tinanggal nila ang balakid, tinanggal nila ang isa sa mga makakapag-block ng kanilang layunin sa eskwelahan, itong ROTC.
Sa akin nga, dapat ang ROTC, it's not just all, it's not just yung pipila ka sa araw, pipila ka sa, ako ha, sa tingin ko, dapat ito. Kung ako lang mambabatas, wow, mambabatas. Hindi totoo. Kasi ako na-experience ko to ROTC. Kasi pag sinabi mo ROTC, ah, bilad yan sa araw, ah, gagapang yan, ah, sa putikan, yung mga ganyan naman ang ROTC, o power trip yan. Sa akin, more than that, sana, pag binalik ang ROTC, hindi yun. Kasi it, ang labanan ngayon, it's no longer physical strength. Tama rin naman na para medyo maging healthy ang tao, discipline, okay? Pero half lang yun ang istorya. Ang dapat talagang ilagay sa ROTC yung informing the university students kung paano gumalaw ang mga makakaliwa, on how they deceive o how they spread propaganda. So dapat magkaroon ng ano, alam mo yun, pagkakausap sa mga estudyante o orientation, na talagang ma-orient sila na ito ang galawan ng mga propagandista, ito ang galawan ng makakaliwa, ito ang galawan na ano. Tapos makukuha ba yung pagbabago by rebelling against the government? Anong benefit ng doing this, at ano ang magiging repercussion pag ginawa ito, at ano ba yung batas na dapat nating sundin, at paano mo talaga mababa? Kasi ito eh, itong mga makakaliwa, pinasok na nilang eskwelahan, they are using all sorts of problems in the government to persuade these students na the only way to go about with this ano, problem sa Pilipinas is to rebel against the government. Ngayon, we need to explain to the students o sa mga bata na it's not rebelling against the government o pabagsakin ng gobyerno para lang mapago. Hindi ho. It's more on reformation from the inside the government. Diba? Being, alam mo yun, tumayo ka sa prinsipyo mo. Kasi ako, eto, lahat naman tayo, we are all frustrated somehow with our politicians. Siguro wala magsasabi sa atin dito na enjoy ako sa politiko ko, enjoy ako sa mga congressman ko eh, happy ako sa kanila, sa tingin ko ginagawa nila ang tama. Wala magsasabi sa atin ng ganun. Marami sa atin magsasabi na parang labo naman itong mga mayor namin, walang ginagawa, labo naman ng ganito, diba? Marami sa atin magaganon. But it's because hindi natin alam kung paano i-handle. Hindi natin alam kung paano ito malabanan. Kasi halimbawa, may isang mayor, isang congressman, marami naman pong paraan, hindi ho para hindi ho pabagsakin lang. Marami yung paraan para sila ho'y maisiwalat yung kanilang kalokohan, di ba? So, kung ganun ang tinuturo, kung ganun ang sinasabi sa mga estudyante, sa tingin ko, doon yung ano eh, pwede ka namang manindigan, tumayo, even if nasa loob ka ng City Hall, kunwari ka empleyado, pwede kang manindigan doon, at kung ayaw mo yung ginagawa ng mayor, pwede kang manindigan, tuturuan ka kung paanong paraan. Diba? Remember, we still have check and balance in every institution we have. Kaya lang, hindi ito nai-inform sa tao. Kaya yung mga tao tuloy, out of frustration, ang gusto lang nilang gawin, pabagsakin na lang yung gobyerno. Maligo yun. Diba? So, sa tingin ko, dapat mag-focus ang ROTC, not just physical strength, but informing the students how to love your country and how to take a stand sa mga pagkakataon na meron kang nakikitang tiwaling official, at ano ang options mo. Ganun mo sana. At hindi totaling tanggalin. So sana sa mga mambabatas natin, sabi nga ni Mayor Sara, wala ho sa kanya yun bilang DepEd Secretary, wala ho sa kanya yun. Nasa mga mambabatas po natin para maibalik ang ROTC. So nananawagan tayo sa mga mambabatas natin,
sana po ay maisipan ninyong ibalik yan. Pero pag binalik nyo, gandahan nyo yung mga guidelines para maiwasan ho yung nangyari noon. Lalo na ho yung mga power trip ng ilang mga commandant, di ba ho? Eh sana ho maayos yun. At siyempre, with the political will, kung meron nga ba, ang papasok na presidente, maipush yan. Pero we will see. Kaya nga with all the problems that we are facing as a country, ipa-priority ba yan? Yan ang tanong dyan O wala lang? Relax lang. Hintay natin. Pumasok ang June 30. Kasi ngayon dami pa ho nilang palusot. Kesyo, hindi pa naman nakuupo Hindi pa naman. Easy lang kayo. Hintay natin. Sige. Bigyan natin ng chance. Pero dapat man lang umurong ito. Kasi dito mo makikita Ngayon, ang kamera, naturalmente, sa lahat ng administrasyon, hindi lang kay Marcos, sa lahat ng administrasyon, sumisipsip po talaga yan si Presidente because of the budget allocation. So, tingnan natin kung makayang i-command ni President-elect Marcos ang mga kongresista natin para ipasa yung bill na yan. How strong si Marcos, di ba? We will see that. Okay? So, hanggang dito na lang po muna. Kita-kits ulit tayo sa mga susunod pa nating vlog. At I hope mamaya ay makapag-live po tayo. Okay? Kita-kits. Bye-bye. Performance will start momentarily.